Welcome to Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Muntinlupa. This is one of our online fellowships throughout the week, and we are so glad that you decided to join us in our virtual church. We are encouraging everyone to set aside anything that you are doing and to focus on our Lord Jesus Christ. Do not forget to like our Facebook page, share this video, mention your family and friends, and start your own watch party to contribute in spreading the gospel. You could also connect with us on Instagram at BND Muntinlupa and YouTube at Dexter Durante for more. If you have prayer requests, feel free to message us and we would gladly pray for you. May you be blessed as you listen to the Word of God.
ating gagawin ngayon, tayo po'y magpuri sa Kanya. Wala tayong ibang gagawin kundi purihin natin ang Diyos. Ano man sitwasyon, purihin natin ang Diyos. Sapagkat yan po ang Kanyang nais sa atin. Natutuwa ang Panginoon kapag nakatanaw sa langit ang mga anak niya nagpupuri sa Kanya. Bakit po? Nakikita ng Panginoon, wala na nagpupuri. Pero sa lugar na ito, mayroon pa rin nagpupuri sa Panginoon. Hallelujah! Sa kakaunti, yan po ang gusto ng Diyos, yung kakaunti. Di po tumitingin ng Panginoon sa dami, kundi yung kakaunti, yung quality ang ating puso sa Panginoon. Kaya napakabuti ang Panginoon sa huling panahon, nakakita po natin kaibahan. Talagang malalapit na talaga ang Panginoon na papakita sa ulap. Bakit po? Na marami pong di ba sa atin pong pag-aaral, sa mga katuruan ng ating pastor, naroon na po, nakikita na po natin ang panahon. Nakikita na natin ang sistema ng mundo ngayon. Napakabuti ang Panginoon sapagkat patuloy tayo iniingatan ng Panginoon. Yan po ang pinakamaganda sa Panginoon. Lagi tayong iniingatan. Inalis tayo doon sa takot. Pinalaya tayo sa takot. Sapagkat binigyan tayo ng Panginoon ng tapang para magpuri sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Doon po sa Colossians chapter 3 verse 12. Tingnan po natin. Colossians chapter 3 verse 12. Ano po nakalagay? Yung kagandahan sa atin, meron na tayong ano. And then on, nakalagay dito. Therefore, God's chosen people. Sino po God's chosen people? Magpuri sa Panginoon. Sabagat yan po ang kanyang nais sa atin. Ano sabi niya? Holy and dearly love. Clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Alam ko po sa katangian pong ito ay nasa atin na. Ibig po ba? Kapag tinawag tayo ng Panginoon, mayroon po siyang ilalagay sa atin. Ano po? Nagsuot tayo na ating sarili ng kaawaan sa kapwa, humility. Ibig sabihin, nandun po ang ating kababalob, gentleness and patience. Sa ibang translation dyan, long-suffering. Mayroon tayong pagtitiis. Kahit anuman layo, kahit anuman hirap sa kahit katulad ngayon, lalo na sa mga lalayo, hindi po inilintana po nila yon, kundi ang mahalaga makarating tayo sa gawain ng Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Napakabuti ang Diyos. Namnamin po natin, napakabuti ang Diyos. Ibang tao, takot. Takot na ngayon, lalo na may mga bakuna na darating. Ayaw nila magpabakuna daw. Yan ang mga, ano ng mga tao, choices, ano? Subalit tayo manampalataya, dumating man yan o hindi, basta tayo magpuri sa Panginoon. Maglingkod tayo sa Panginoon, sapagkat yan po, test sa atin. Kung matakot tayo, hindi tayo nagtiwala sa Diyos. Pero kung hindi tayo natatakot, nandun po yung ating pag-ibig sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tayo po yung manalangin, o Diyos na dakila, kay buti mo. Sa iyo namin balik ang papuri at pagsamba, Lord, sapagkat ikaw ang nagpiingat sa amin, nagproteksyon. Kung akalinga sa amin mga buhay, Panginoong Gahan, Lord, salamat sa iyong mga pangako. Ano man sitwasyon sa mundong ito, Lord, hindi kami nangangamba sapagkat alam namin nakasama ka namin, Panginoong Gahan. Ang bawat tagumpay, O Lord, ang bawat namin tagumpay, Lord, dahil sa iyo, Panginoong Gahan. Sapagkat ikaw nangunguna sa aming mga buhay. Panginoon, salamat. Hayaan mo, Panginoong Gahan, Lord, sa aming paglalapit sa iyo sa umaga ito, Gahan. Hayaan mo pa makita ang mga puso, Lord, na totoo na sumasamba sa iyo. Nakatuon sa iyo, Lord, na ikaw ang aming parangalan. Ikaw ang aming itaas sa lugar na ito, God. At hayaan mo, Panginoon, Lord, ang iyong magsama muli. Puspusin mo kami ng kagalakan, kapayapaan. At higit sa lahat, Lord, ang iyong salita namin tatanggapin sa umaga ito. God, salamat sapagkat may salita kaming maririnig pa rin sa lugar panahon na ito. Kaya, Panginoon, salamat. O, napakabuti mo, napakadakila mo sapagkat patuloy pa rin, Lord, ang iyong pagkilos sa aming mga buhay, Lord. Ipinapakita mo lamang, Lord, na walang kang katulad na Diyos. Ikaw ang nag-iingat sa panahon nila Moses. Ikaw ang panahon nila Apostol Paul, Lord, Panginoon. Ikaw din po ang aming Diyos na nag-iingat sa panahon po namin. Higit sa lahat ang iyong simbahan, Panginoon. Salamat, O Lord. Kaya hayaan mo, Panginoon, sa aming pagpupuri. Mabot po namin ang iyong puso, Panginoon, Lord, na masaya. Matuwa ka sa amin gagawin, Panginoon, Lord, na ikaw ang aming papurihan. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangalan sa iyong namin na alay, Lord. Sapat ang buhay binigay mo sa amin, pinahiram mo pa rin sa amin sa araw na ito. Salamat, Ama. Tanggapin mo po ang aming papuri, pagsamba, pagluwalhati. Sa tayong pangalan ninyo, anak na si Jesus, ang lahat mo sabi ng Amen, Amen. Praise the Lord.
Good morning, church! Excited po ba kayong sumamba sa Panginoon? Yeah! Dapat lang, dahil masarap sambahin ng Panginoon. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Yeah! Oh, Jesus, you were worthy! Come on, lift up your voice, church! You were worthy! Ayos. Sabi po dito ng ano, Acts 16 verses 25 to 26. Around midnight, pag midnight tulog na tayo, pero itong dalawang taong to, nung midnight, gising na gising sila sa pagpupuri sa Panginoon. Sabi po dito, around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the other prisoners were listening. So itong tagpo na to, ito po yung pagkakataon na binugbog po si Pablo at si Silas. Dahil nga, di ba, yun ang nangangala sila ng salita ng Panginoon. Tapos meron silang kinast out na demons. So yung effect nun, yung effect nga po nun, di ba, kinulong sila, binugbog muna sila, tapos kinulong po sila. Pero hindi po natapos doon na nakakulong lang sila, nag-self-pity sila. Hindi. Ano pong sinabi? Around midnight, umiyak ng umiyak si Pablo. Hindi. Ang sabi, around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the other prisoners were listening. So nakikinig sila sa pagpupuri ni Pablo at ni Silas. And suddenly, sabihin nyo nga po, suddenly. Suddenly. Isa pa, suddenly. Suddenly. One more time, suddenly. Suddenly. There was a massive earthquake. Sabi, nagkaroon daw ng grabing paglindol and the prison was shaken into its foundation. Sabi dito, na-shake ang pinakapundasyon nung prison na yon. All the doors were immediately flew open and the chains of every prisoner fell off. Amen? So may nangyayari pag nananalangin ka, may nangyayari pag nagpupuri ka. Naniniwala po ako na ito pong inspirasyon na to, sabi nga ni Lord, di ba sa Bible, worship the Father in spirit and in truth. Kaya ang bawat pagsamba sa Panginoon, may inspirasyon ng katotohanan. And ito pong tagpo na to, na itong buong week, inaalala ko to na, oo nga pala, no, every time na nag-worship tayo, yung mga binild ng kaaway ng mga wall, sinirang relasyon ng kaaway, mga pagpapala na ninakaw ng kaaway, pag sumasamba tayo at nananalangin tayo sa Panginoon, meron pong na-change ang atmosphere. Kaya this morning, hindi tayo papayag na yung etong mga prison walls na to ay manatili na matatagang pundasyon. Hindi. Sa pagpupuri natin, every prison doors will open wide in the name of Jesus, na bawat prison na kung saan kinulong ka ng kaaway, hindi, ngayong sandaling to, magigiba. Amen? Magigiba. Because this is who our God is. Siya pa rin ang Diyos na mapaghimala. Amen? Come on, church. Siya pa rin ang Diyos na naghahati ng dagat. Hallelujah. Hindi po nagbabago ang Panginoon. And ito po ang commitment natin. Our worship will be louder than our worries. Sabihin nyo nga po, my worship will be louder than my worries. Anong ibig sabihin? Ang pagsamba ko, mas malakas to kaysa sa mga alalahanin ko. And my praise will be louder than my pain. My hallelujah will be louder than my heartbreaks. Yeah! So lalakasan natin ang pagpupuri natin sa Panginoon. Amen? Hindi tayo papayag na paimpit ng pagsamba. Pagsambang may buhay pagkat ang Diyos natin ay buhay. So come on, church, let's worship our God. I raise a hallelujah.
the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. And up from the ashes, hope will arise. Death is defeated. He's won. The King is alive. Hey! I raise a hallelujah. Everything inside of me, I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. Raise a hallelujah. I raise a hallelujah. In the middle of the mystery, King is alive. Oh, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praise. Oh, come on! Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated. He's won. The King is alive. Po'y sumayo sa presensya ng ating Diyos. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Not from the
Confidence because I've seen the faithfulness of God, the seal inside the soul, the promise of the shore. I trust the power of your word, enough to seek your kingdom first. Beyond the barren place, beyond the ocean waves, we say, when I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. You keep the promises you made. There isn't one that is delayed. So I will not lose heart. I will lift my hands. You keep. You keep the promises you made. There isn't one that is delayed. I will not lose heart. Here I will lift my arms. It starts to sing into the night. My praise before the sun to rise. Declare the battle won. Declare the when I walk through the waters, I won't be
praise and worship Him. Oh, You're so good, God. Come on, say, before me, behind me, He's what? Always beside of me, no shadow, no valley, where You won't find me, no, I am not afraid. He's what? Before me, behind me, always beside of me, no shadow, no valley. Before me, behind me, always beside of me, no shadow, no valley, where You won't find me, no, I am not afraid, no, I am not afraid. Come on! When I walk through the water, I won't be over. Church, open your mouth. Open your mouth and adore Him. Ooh, our God is so strong. He's so big. He's so mighty. The miracle working God. The never changing. The one who sits on the throne. Yeah. Ooh. Alam niyo po ang presidente pwedeng ma-impeach pero hindi ang Diyos natin. So come on, lift up your voice. Come on, church, open your mouth. You can give some more. Woo! Yay! Come on! Before me, behind me, always beside of me, no shadow, no valley, where You won't find me, no. Stand before the giant.
declaring victory. My God will make a way, so I am not afraid. Hallelujah. Hey, listen, church, listen, church. While we were worshiping the Lord, I hear the Holy Spirit say that the spirit of fear is being driven out from this church starting today. And God is about to pour out the spirit of courage, the spirit of boldness. Hallelujah. Inaalis po ng Diyos ang espiritu ng pagkatakot sa lugar na ito, sa umagang ito, sa oras ito. As we were singing this song, the Holy Spirit is moving in our midst today. At ang sabi ng banal na espiritu, all the fear is gone today and boldness and courage is coming in your life today. The Word of God declares, sabi ng salita ng Diyos, that God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Hindi po tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot, kundi ang ibinigay sa atin ng Diyos, this is the package, this is the benefits that we have when we receive Jesus. Ito po yung package na kasama. Alam niyo po, pag bumibili kayo ng isang bagay, di ba minsan may sinasabing package po ito. So, wala akong maisip na analogy. But let's say, for example, a beauty products. Gamitin ko na lang ang mga produkto ng pambabae. Minsan bibili ka ng isang produkto na may package, kasama na yung suklay, kasama na yung... Basta may kasama siya aside from the shampoo or whatever it is that you have bought, meron po siyang package. Hindi po mulama, bagamat ang iyong pinurchase, alimbawa yung shampoo, pero dahil, ang sabi nung seller, may package po yan. So all of the things that she said or he said to you, pag binili mo po yung shampoo, all the package will be given to you. Amen? So, alam niyo po ba that when you have received Jesus as your Lord and your Savior, it is not only salvation that He provides. Ang sabi ng Biblia, He also provides you the power. He also provides you a sound mind. Hallelujah! So yan po ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi lamang po kaligtasan. Bagkos binigyan din po tayo ng kapangyarihan, binigyan din po tayo ng tinatawag na kapayapaan sa ating kalooban. Ang sabi po nung ating awiting kanina, wala raw po tayong takot dahil tayo po ay nasa panig ng Panginoon. Tayo po ay nasa panig ng Lord. If God be for us, then who can be against us? Amen? So kung nasa panig po natin ng Diyos, sino po ang magiging laban sa atin? Pero mga kapatid, nais ko rin pong ipaalala sa inyo habang tayo po ay sumasamba. One of the problem of many believers, ito po ang problema ng maraming mananampalataya, kung bakit po tayo nadadaig ng kaaway sa atin po mga pagsubok na pinagdaraanan. Yung sinasabi doon sa awiting, valleys, ano ba yung mga binanggit doon? Shadows, those are representing problems. Amen? Lahat po yan, problema. What are your valleys today? What are your shadows that you might be facing? It might be sickness in your body. It might be a debt that it is very impossible sa iyong pananaw ngayon kung paano mo ito mababayaran. Ano man po yung iyong kinakaharap ngayon, huwag po nating kalilimutan na kasama po natin ang Diyos. Amen? Amen. Kasama po natin ang Diyos. But this is the problem, church. This is the problem. Pag meron po tayong present condition, alam nyo po, may sakit po ang maraming mananampalataya na madali tayong makalimot. Ano? Madali po tayong makalimot sa mga ginawa ng Diyos sa ating buhay sa nagdaan. Kaya paalala lamang po ngayong umagang ito, mga kapatid, kung kayo ngayon ay dumaraan sa pagsubok, and definitely, if you would just believe God, makakalampas po kayo dyan. But can you promise God today na pagka kayo po ay nakalampas dyan, isusulat mo yung problema mong yan ngayon? Amen? Take note mo ito that this day, this month, this year, you have faced this kind of problem, but the Lord gave me a breakthrough. Amen? Bakit po mahalaga na inaalala po natin yan? Kasi nga po, kung maalala nyo po ang nangyari po kay David, balikan ko lang po yung istorya ni David, if you're familiar with the story of King David in the Bible. Nakaharap po nila ang isang napakalaking problema. Dahil
may isa pong gulayat na lumabas at lumitaw at the middle of the war, at ito po'y naging dahilan ng pagkatakot at kawalan ng kumpiyansa ng buong Israelita. Tandaan niyo rin po ito, mga kapatid. Ang bawat problema na dumarating sa ating pumbuhay ay opportunity para ipromote tayo ng Diyos. Every Goliath is a tool of God to promote you. Without a Goliath, David will not be David. Amen? Naniniwala ba kayo na ang nagpasikat kay David ay si Goliath? Kung hindi po dumating sa buhay ni David si Goliath, David will be nothing. Hello? Amen? Kaya you have to learn to appreciate your Goliaths. Sabihin mo, pag meron kang Goliath, this is a tool because God is promoting me. Amen? So, tool yan ng Diyos para ikaw po ay iangat. Amen? So, David became David because of a Goliath. Without this Goliath, David is a nobody. Amen? Hindi po sisikat si David. Tandaan po ninyo, ang nagpasikat po kay Fernando po si Paquito Diaz. So, matatawa yung mga halata mo yung senior, pero yung mga bata, Coco Martin na eh. Pasensya na, hindi ko lang alam yung mga kontrabida sa buhay ni Coco Martin. Kasi yan ang parang sa aking pagkakaunawa, yan ang kanilang ginagamit na replacement ni Fernando po Jr. Kasi paborito ko po si Fernando po Jr. Alam niyo yung mga pantanghali nung araw, yung mga Pepeng Kaliwete, ano po. So yan ang mga paborito ko pong mga palabas at yung pagpuno na ang salop, dapat ka nang kalusin, ano po. So yan ang mga Fernando po Jr. na panahon na akin pong pinapanood. Amen? At hindi ko na sasama si Lito Lapid, si Leon Guerrero, amen? Pero ibig naman po sabihin, pag pinapanood ko po si Fernando po nung araw, hindi siya magiging Fernando po kung wala si Max Alvarado. Amen? Dahil yun po ang naging ganda ni Fernando po, dahil bubugbugin muna siya ni Romy Diaz, ni Paquito Diaz, amen? So doon ko na-appreciate na ang Paquito Diaz at Romy Diaz ay gamit para magiging star, amen? Kaya ang mga problema at pagsubok ay gamitin po nating positibo na ito'y ginagamit ng Diyos for our advantage. You may not understand it now, but later on you will understand that that is a tool that God used to promote you and to bless you. Amen? So balikan natin po si David. David was not a soldier. He was not part of the army. Pero one day, dahil ang kanya pong kapatid, ilan sa kanya mga kapatid was part of the Jewish soldier noong mga panahong yon, nandun po sila sa gitna ng digmaan and there was a standoff dahil may deal na inilatag po ang Philistines, that the Philistines through Goliath, ang sabi, maghanap kayo ng itatapat sa akin and that's how the war will be done. Amen? Eh nataon, nanadaan po doon si David, ano? Nakita po niya at narinig ang lahat ng mga nangyayari. At nakita po ni David yung ambience ng mga kababayan niya that they are losing, amen, their courage, amen, in their hearts. Kaya si David po ay nag-speak out at parang arrogant yung dating sa mga nakapakinig, na lalo na sa kanya mga kapatid, dahil ikaw ba naman isang batang paslit, bigla nagsasalita, sino ba itong supot na ito para ganito alimurahin, apihin ang bayan ng Diyos? Alam niyo, yung po ang kaibahan, pag ikaw po ay believer at ikaw po ay nakakakilala sa Diyos, the world will see you and will think that you are an arrogant, dahil sa gitna ng iyong pagsubok, you're still positive that God is on your side. Amen? So kaya hindi ka talaga maiintindihan ng mga taong walang Diyos, dahil ang dating nila sa iyo ay yabang mo. Wala ka nang pera pero lagi ka pa nagsasalita, makakabayad ako. Wala ka nang mga resources pero sinasabi mong yayaman ako. Amen? Eh di nila maintindihan kung saan nanggagaling yun. Pero hindi na mahalaga na hindi nila ito naiintindihan. Basta mahalaga ikaw na nagsasalita, naiintindihan mo kung saan nanggagaling ang iyong lakas ng loob, ang iyong tapang. Ang lahat ng ito'y galing sa iyong pananampalataya sa salita at pangako ng Diyos. Amen? So, eto na po, to cut this long story short, dahil wala pong nag-volunteer na lalaban kay Goliath, only David, and that leaves Saul no choice. No choice na si Saul. Kasi kahit yung kanya pong mga greatest warrior, ay natakot na eh.
eh, no choice na po si Saul kasi only a young boy in his camp, amen, has this boldness and courage na sabi, ako po ang lalaban kay Goliath. Amen? Imaginin mo kung ikaw si Saul, parang talo na rin ang dating mo eh, dahil bata yung lalaban, ano po? So ano sabi ni kinausap ni Saul si David, amen? So gustong malaman ni Saul kung saan nanggagaling ang tapang ni David. And while we were singing, just right when our worship leader is leading us into worship, doon ko lamang nakita, ano po, na yung pagkakamali ni Saul sa pagkakamali ni David. Alam niyo po kung bakit? Bago po dumating si Saul sa kanyang kaharap na si Goliath, at one point in his life, it was written in the Bible, may karanasan po siya sa Diyos. Kung naalala niyo po, inutusan si Saul ng Diyos na pasukin yung mga bayan at wala siyang ititira. So God gave him a chance to experience him on his side. Natalo po ni Saul nung kanyang panahon yun, right? Pero meron siyang pagkakamali dahil hindi po niya inubos lahat eh. Very clear ang sinabi ng Lord, lahat dapat ay yung walang ititira. Tama? Kaya nga na-rebuke siya ni Samuel, and God is speaking through Samuel and sabi, to obey is better than sacrifice. That's where it's coming from. Amen? So, naranasan ni Saul ang kamay ng Diyos sa kanyang pagiging hari because he had been winning wars in his time. So, ano po ang pagkakamali ni Saul? Madali po niyang nalimutan ang pagsama ng Diyos. Kasi kung minsan ang tendency, pag may problema tayo, sometimes we tend to think na kaya tayo nakalampas sa problema, it is not God but you. Hello? Tama kasi yung diskarte ko eh. Tama yung ginawa kong paraan kaya nakalampas ako dito. Sabi ko na nga ba, yun lang ang dapat kong gawin eh. Sometimes we forget that without God, you will not even think that kind of thought nung panahon na nasa problema ka. Pero ang kaibahan ni David, nung kaharap niya si Saul, ito ang sinabi ni David nung tinanong siya ni Saul, what is your qualification para makaharap mo si Goliath? Ano sabi ni David? If you are familiar with David's story, I have fought the bear with my bare hands. Hello? Nakapatay ako ng mga oso gamit ko lamang ang kamay, and the lions were dead. Amen? At ano po ang alam ni David kung bakit niya yung nagawa? Because God was with me. Kaya naniniwala siya that if God fought with him through the bear and the lions, he will fight with me when I face Goliath. Yun po ang nakalimutan ni Saul, that God is on their side. Amen? Kaya huwag niyo pong kakalimutan yung mga past victories. Amen? Huwag niyo pong kakalimutan yung mga past na mga sickness na inyo pong napagtagumpayan. Because one day, you will face another devil, the same devil that you have faced 10 years ago. Pero ang mahalaga po is your attitude that this too will pass. Amen? Why? Because I have fought this devil 10 years ago and God was on my side. So if he appears again, God will defeat him again. Glory to God. Hallelujah. Let's sing one more time. When I am through the valley, say hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Let us make this a declaration. I am not afraid, hallelujah. I am not afraid. I'm afraid.
listen, church. Honestly, I sense God is doing something in our midst today. Kailangan mo lamang maging honest, magigang totoo, because I know that this is what separates you from your deliverance. I would not ask you what are your fears, but if you have fears today, can you go here in front? Kung ikaw ay may takot, wag mong aalalahanin, baka tanungin ako ni Pastor, ano ba yung kinatanong? No, it's none of my business. Pero I just want you to step out. That's the first step. Kung meron kang kinatatakutan, what are your fears today? Don't miss this opportunity because God is about to do something in your life today. So kung ikaw po yung taong yun na may kinatatakutan ka, you have been living in fear, it is not God, that's a spirit of the devil. Kaya po kita inaanyayahan sa unahan. Because I am feeling the leading of the Holy Spirit. When you obey, pag ikaw po'y sumunod, the Holy Spirit through me and the power of Jesus, we will be rebuking that spirit of fear that is putting you in bondage. So kung ikaw po yung taong ngayon, ngayong umagang ito, step out from your seat, umalis ka dyan sa iyong inuupuan. Yan yung unang step. God wants you to be free. Gusto ka ng Diyos na palayain. Pumunta ka ngayon dito sa harapan. Glory to God. There is one. There is another one. Come here. Sige po. The Lord is doing something. I just sense it today. I am not wrong in what I am sensing. Okay, hindi ko po tatanungin yan. It's not my business. What are your fears? But this is what I am going to do. I will be rebuking that spirit of fear. Amen? And if you don't have those fears, kung wala kang ganong takot na dinadanas ngayon sa iyong buhay, and you are part of the church, you're just standing, just stand with me, believe with me, agree with me. Amen? Magkasundo po ang simbahan na itong dami ng taong ito na pumunta at naging totoo ngayong umagang ito will be delivered from that spirit of fear. Amen? Magkasundo po tayo. Tulungan po natin itong mga kapatid natin ito. Let us agree as a body of Christ. Amen? Bilang magkakapatid kay Kristo, ang mga nasa harapan po natin ngayong umagang ito ay mga kapatid natin na naglakas ng loob na gusto nilang makalaya sa mga takot na inilalagay at bumibihag sa kanilang puso, sa kanilang isipan at sa kanilang kaloob. They just wanna be free. At sila po ay naging matapang na sumakbang sa imbitasyon na binibigay po sa kanila ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung wala kayong ganitong struggle ngayon, kayo ng mga nasa upuan, sa mga nasa praise and worship team, let us agree together that there will be deliverance today. Amen? There will be deliverance today in Jesus' name. Let us declare the spirit of boldness, the spirit of courage, hallelujah, will be upon these people in our front today. Amen? Sige po, I want the church to prophesy first before I lay my hands upon these people. Prophesy upon these people that they will be free. They will be liberated. Amen? There is freedom right now. There is freedom right now. Hallelujah. We bind every spirit of fear in the mighty name of Jesus. We take control. We take authority in the mighty name of Jesus. That fear is living in every temple that is represented right here. Because in your presence, there is no fear. In your presence, there is peace, Panginoon. Kaya tinatayuan po namin ang mga kapatid namin ito na nasa harapan will be free. And they are free today, Panginoon. There is a bondage in their life, but right now it is broken. I hear the word broken. I hear the word broken. I hear the word broken right now. I hear the word broken in the mighty name of Jesus. Always beside me, though shadows fail me. When you
Yes, Lord. Hallelujah. Always, always, always. Come on. Woo! Come on. Let's worship the Lord. We will not be afraid. Hallelujah. Before me, glory, behind me. Glory, glory, glory. Always beside me. No shadow, no valley. Hallelujah. Sensitive in the spirit, ito pong huling panahon na ito na ating kinalalagyan. The devil is spreading the spirit of fear violently. If you would notice, itong COVID-19, itong coronavirus, I was talking to a person, a friend na nasa business po ng vaccine. Ang sabi nung kaibigan ko na ang kanilang negosyo ay vaccine, sabi niya, alam niyo itong vaccine na lalabas ngayon, Pastor, sabi niya, halos obsolete na rin yan eh. Kung ating uunawain at kung totoo yung nangyayari. Bakit? Think about this. Hindi pa ta natuturukan ng lahat ng tao? Tama po ba? Hindi pa nga nai-release yung bakuna eh. Kalaan nyo, may bagong version na, European. May lumabas pang bago, African version. Sabi ko, parang ibon lang, African lovebirds, ano ba? So may bago ng version. So ang sabi ng kapatid na nasa vaccine ng kanilang hanap buhay, alam mo Pastor, pag nag-mutate na ang virus, baliwala na yung vaccine na unang ginawa. Kasi hindi na po yung tatama. And tanong ko ngayon, bakit gusto pa rin tayong turukan? Eh Pastor, lugi yung gumawa. Kasi gumastos sila eh, para makarecover. So technically, kahit maturukan tayo, wala pa rin mangyayari. And I believe that there is more than behind this coronavirus. It's the devil putting people in fear. Because anything that has the nature of fear is not of God. Kaya nga po mga kapatid, magpakalakas po tayo sa Diyos. Nasa panig po natin ang Panginoon. Amen? Sabi mo nga sa iyong katabi before we end what we are doing right now, sabi mo, the Lord is on my side. Amen? Nasa panig ko ang Diyos. Amen? Pero, can I make a request? Pwede ba, nasa loob ng 40 days, starting today, every morning, bago ka lumabas ng iyong kwarto, humarap ka sa salamin at sabihin mo, the Lord is on my side. Amen? 40 days, let us make a covenant starting today. Every morning, before we start what we are doing, face a mirror, look into yourself and prophesy. Start to learn prophesying to yourself. Amen? Magsanay na po tayo na mag-prophesy sa ating sarili because the battle are beginning to be intense. Tumitindi po, that's one of the thing in the last days, tumitindi po ang labanan. Kaya let us learn to encourage ourselves in God. Amen? Amen? Mag-learn po tayo na matuto tayo mag-encourage, i-encourage natin ang ating sarili sa Diyos. Amen? Huwag na po nating intayin ang gawain ng Sabado. Huwag na po nating intayin ang mga Bible study. Amen? Every day, learn to encourage yourself in God. Kaya pagbangon mo sa umaga, sabi mo, the Lord is on my side. Amen? Nasa panig ko ang Diyos. Amen? Nasa tabi ko ang Diyos. Kaya ang aking maghapon will be alright. Amen? Because the Lord is on my side. Kaya kausapin mo yung sarili, ha? Amen? Speak to yourself. Prophesy to yourself. The Lord is on my side. Sige po, tayo po'y makakaupo na. Pagpalain po tayo ng Panginoon. And praise God for His presence. Kayo po ba'y naniniwala na narito ang presensya ng Diyos sa apat na sulok ng simbahang ito? Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah. Sabi one time ng isang binabasa kong mga aralan, sabi niya, sometimes we have mistaken that we thought that because there is a cross, there is a pulpit, there is a preacher, we thought that there is where the presence of God is. That is the church.
The church is not actually because of the presence of the cross, ang sabi niya. The church is not because there is a pulpit. The church is a church not because there is a preacher. But the church can only be a church if the presence of Jesus is in that building. Amen? Naniniwala po ba kayo? Baliwala po ang lahat ng ito. Maglagay man tayo ng krus na galing Jerusalem. Amen? Di ba may mga binibentang ngayon na itong krus na ito, napakaganda nito. Alam mo, itong kahoy na ito, nakuha pa ito sa Jerusalem. Amen? Yung pala sa Sierra Madre lang kinuha. Ano po? Pero dahil ikaw naman ay panatiko, binili mo ngayon yun. Ano po? Because you thought that the presence of God is through that piece of food. Pero hindi po yun ang katotohanan. The presence of God is in our lives and in our hearts. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. So glory to God. So tayo po ay dadako na sa mensahe. Kayo po ba handa na sa salita ng Diyos? Amen! So tayo po ay manalangin before we jump into the Word of God. Let us begin in prayer. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, muli po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang napakagandang umaga na iyong ginawa. We believe that each and every day, it is beautiful because you have made it beautiful, Panginoon. Kaya ngayong araw pong ito, kami po'y nagpapasalamat because again, you have given us a chance to listen and hear your voice through your words, Panginoon. Kaya ngayong umaga, kami po ay dumadalangin na puspusin mo ang bawat isa sa amin at lahat kami at maging ang mga kapatiran namin na nasa online, Panginoon, na nanunood at sumasabay sa gawain ngayong umagang ito. We have also asked that your anointing and your power be upon their lives today. Salamat po, Ma. Holy Spirit, again, you are the greatest teacher of the church. Salamat po sa umagang ito. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So ngayon pong huling Saturday, today is the last Saturday of this month, February, tama po ba? February 27, amen, tomorrow is February 28, tama ba na sa Monday ay March na, amen? March na sa Monday, so it's another month, praise God. So ngayon pong last Saturday na ating pong pagsasama-sama, ang titulo po ng ating mensahe na aking pong ibabahagi sa inyo ay ganito, paraan ko o paraan ba ng Diyos? Amen? So yun po ang titulo, paraan ko o paraan ba ng Diyos? Sa wikang Ingles, is it God's ways or my ways? Amen? So bakit po napakahalaga na atin pong maunawaan ang bagay na ito? Sapagkat naniniwala po ako that there is no perfect place in this world than to be in the perfect will of God. Amen? Ang pinaka napakaganda pong kalagayan at sitwasyon ng buhay ng isang mananampalataya ay mamamanatili po natin na tayo po ay nasa perpektong kalooban ng Diyos sa atin po mga buhay. Naniniwala ba kayo na ang bawat isa po sa atin ay may plano po ang Diyos? Amen. Bawat isa po sa atin. Kaya kung maunawaan po natin ang katotohanan ito, mga kapatid, at maiintindihan natin yung mensaheng ito at katotohanan ng salitang may plano ang Diyos sa atin, alam niyo po, hindi makakapasok ang inggit. Alam niyo po kung bakit? Dahil yung plano ng Diyos sa iyo ay hindi kagaya ng plano ng Diyos sa akin. So if God is doing something good in your life, I will be celebrating God through your life. Amen. Bakit po? Kasi may plano sa iyo ang Diyos eh. And kung hindi pa nangyayari yung plano ng Diyos sa akin, I will be still waiting because I know that God has a plan also for me. Amen. Pero bakit po nauwi ang maraming tao sa insecurity at bakit kung minsan hindi nila ma-appreciate ang anointing, ang gamit ng kanilang kapwa? Because sa tinatawag pong salitang inggit. Naiinggit po sila because paniwala nila ay dapat ay sila rin ay ganon. But no, lahat po tayo sa Diyos ay meron siyang napakagandang plano. Kaya nga sabi ng Jeremiah 29:11, amen, let me just quote this verse to you. Ang sabi ng Diyos kay Jeremiah, ang sabi niya sa 29:11, for I know the plans that I have for you. Amen? So meaning to say, God has a plan for you. Sabi mo nga sa iyong katabi, may plano ang Diyos sa iyo. Amen? May plano ang Diyos sa iyo. Amen? So God has a plan for you. Amen? Meron po siyang plano. Kaya nga po, napakahalaga that as we wait for the fulfillment of God's plan, let us walk in His ways.
lumakad po tayo sa kanyang mga pamamaraan dahil dinadala po tayo ng Diyos at dadalhin tayo ng Diyos sa kanyang plano. Eh ngayong umaga, simulan ko po ang mensahe ngayong araw na ito sa ganito pong panimula. So buksan po natin ang ating Biblia sa Genesis chapter 3. At kung kayo po ay gumagamit ng traditional na Biblia, ay kailangan nyo pong gumamit ng bookmark. Amen? Bakit po kailangan ng bookmark? Para po mapabilis ang pagbabalik po ninyo doon sa aklat dahil we will be doing a comparison. Amen? So, kaya buksan po muna ninyo sa Genesis 3 and let me allow you to read first what is written in the first book in our Bible, which is the book of Genesis. Samahan niyo po ako sa Genesis 3. Now, in Genesis 3, chapter 3, verse 1, ganito po ang ating mababasa all the way hanggang verse 6. Ang sabi sa New Living Translation, the serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord God had made. And one day, he asked the woman, did God really say, you must not eat the fruit from any of these trees in the garden? And of course, we may eat the fruit from the trees in the garden. The woman replied, it's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat. And God said, you must not eat it or even touch it, because if you do, you will die. You won't die, the serpent replied to the woman. And God knows that your eyes will be opened as soon as you eat it. And you will be like God, knowing both good and evil. And the woman was convinced. Sabihin nga natin yung salita, the woman was convinced. Amen? The woman was convinced. Amen? And then she saw that the tree was beautiful and its fruit looked delicious. And she wanted the wisdom it would give her. So she took some of the fruit and ate it. Then she gave to her husband who was with her, who ate it too. So yan po ang ating nabasa sa Genesis 3. So let us move sa Genesis 26. Samahan niyo po ako sa Genesis 26. So that's why I told you if you're still in your traditional Bible, you need to put a bookmark sa Genesis 3 kasi medyo malayo po yung ating tatawirin. So go now to Matthew 26 in the New Testament. First book, Genesis sa Old Testament. Then in the New Testament, we will be picking up from the first book in the New Testament. Amen? So pareho pong unang aklat sa Lumang Tipan, Genesis. Unang aklat sa Bagong Tipan, Mateo. So samahan niyo po ako sa Mateo 26. Ang babasahin naman po natin ay talatang 36 hanggang 41. No. So ang sabi po dito sa verse 36, I'll be picking up from the King James, ang sabi, then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, sit ye here while I go and pray yonder. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. Then saith unto them, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry here and watch with me. And he went a little further and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it is possible, let this cup pass from me, and nevertheless, not as I will, but as thou wilt. And he cometh unto the disciples and findeth them asleep, and saith unto Peter, what could you not watch with me 1 hour? And in verse 41, watch and pray that you enter not into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Now notice something here. The problem started in the garden. And the solution can also be found in the garden. Hello? Nakita niyo po yung relevance? Nagsimula po ang problema ng lahat ng tao ay sa hardin.
At pinili po ng Diyos na tapusin din ang problemang ito ay sa hardin. Now, you might be still looking at this picture na we thought that everything is finished in the cross. Tama po ba? Or on the cross. Marahil ay meron po sa ating ganitong nabuong pananaw na ang lahat ay nagtagumpay at natapos nung po si Jesus ay nasa krus ng Kalbaryo. Tama po ba ako sa ating mga paniniwala na we have this kind of thinking that everything ended on the cross? Now, when I was doing this re-study about this thing, the Holy Spirit again showed me that the victory did not end in the cross, but the victory that Jesus had won is in the garden. So yung cross po kasi ay outcome na lamang nung nangyari po sa garden. If not of the incident that happened to the garden, then Jesus would not reach the cross. Hello? Doon sa insidente na nangyari po sa hardin, sa Getsemani, kung hindi po nakapasa si Jesus doon, hindi na po aabot si Jesus sa krus. So the battle was won in the garden. Kaya doon mo po makikita kung gaano po kahusay ang isip po ng Diyos. He planned it very perfectly and very carefully because he saw that the problem started in the garden and he plans to finish the problem also in the garden. Amen? Nakita niya na ang problema ay nagsimula sa hardin. At nakita niya rin ang solusyon na dapat ding tapusin sa hardin. Sa hardin nagsimula ang problema, sa hardin din natin tatapusin ang problema. So ano po ba nangyari sa lumang tipan? Kaya pinabasa ko po sa inyo ang panimula. Sa hardin po nagsimula ang kalbaryo at problema ng sangkatauhan. Amen? Just in case you are not yet convinced na may problema ang lahi natin, kailangan mong magising sa katotohanan, mga kapatid. Dahil ito pong buhay na ating kinalalagyan kung bakit merong mga misery, merong mga heartaches, meron tayong pain, meron tayong problem, meron tayong challenges, it all started back in the garden. Kung atin pong aaralin ang buhay ng mga naunang tao sa atin, na ang pangalan ay Adan at Eva, bago po mangyari ang Genesis 3, the word problem was not part of their vocabulary. Hindi po nila alam ang problema because everything was perfect in the garden until. Hello? Ang lahat po ay perpekto sa hardin, ngunit nung dumating po ang isang insidente na bago po ang lahat because they were driven out from the garden that was so perfect. Amen? At kung ating babalikan na nangyari po nung panahong yun sa Genesis 3, ano po ba ang dahilan kung bakit po nagkaroon ng problema ang tao? Hindi po ba ganito ang naging senaryo sa ating natuklasan na pagbasa? Na sabi ng tala ng Genesis 3, ay isang araw ay naglalakad na mamasyal si Eva at nagawi siya dun sa lugar na yon na naroroon naman eksakto si Satan na nag-anyo na kakaibang nilalang. At ang sabi ng ating Biblia ay pinakikita po na nagkaroon ng tinatawag na pag-uusap. At nag-usap po ang dalawa, si Eva at ang serpiente na sinaniba ni Satanas. At sa kanilang pag-uusap ay nagbigay si Satan ng tinatawag na suggestion. Remember, that Satan will always begin the fight with you through your minds. Hello? Pagka po gusto kang labanan ni Satanas, he will first attack your mind. He will try to weaken and penetrate your mind. Kaya ang mga pagsubok na dumarating po sa inyong buhay, if you would just take notice of it, the target is not actually your body, but the target is your mind. Kahit po anong uri ng pagsubok, may it be sickness, may it be lack, may it be poverty, may it be problem with your family, ang lahat pong ito ang pinupuntirya ang iyong isipan. Bakit po? Dahil pag nanghina ka sa iyong isipan, ano ba nangyayari pag marami kang iniisip? Di ba ikaw po ay napapraning, ang sabi po ng salitang kalye?
Amen. Pag sinabing napapraning, you can't decide right, you can't decide properly. Why? Amen. Your mood are also destroyed. Kaya hindi ka maayos ngayong kausap, hindi ka rin magandang ka-fellowship, ka-banding, because everything was distorted because your mind is clouded. Hello? Kaya ang isipan po ang pinupuntirya nino ni Satan. Kaya kinausap po ni Satan ang babae, si Eva, at sinabi niya na, is it true na pinagbabawal ng Diyos ang bagay na ito na nasa hardin? He pointed her, amen, to the tree in the garden. At sumagot po si Eva, and you know the answer, amen. Ang sabi niya, God prohibits us from eating the fruit of the tree because the day that we partake of it, at sabi ni Eva, we will surely die. Amen? Pero ano po ang sabi ni Satan? He twisted the truth. Binaluktot po ni Satanas ang katotohanan, and that is his masterpiece. Yan po ang expertise ni Satan, ang katotohanan ay kanyang baluktutin. A little bit of truth, pero a little bit of truth is still lies. Kayo po ba'y naniniwala? Amen? Kaya yung sabi ng iba, okay na rin kami rito, medyo may katotohanan naman itong sinasama namin, medyo lang. Amen? But a little bit of truth is still lie. Amen? Amen? Hindi po ito truth because a truth is always perfect. There's no a little bit of lie. Amen? So ngayon, pansinin po natin ang sabi po ni Satan kay Eva, ang sabi niya, hindi totoo yun, but this is the real thing. This is the real issue behind that. Na pag ikaw kasi ay nakialam niya, because God knows that you will be like Him. Amen? Magiging kang katulad ng Diyos pagka pinakialaman mo yan, kaya ipinagbabawal niya because ayaw ng Diyos that there would be somebody that would be equal to Him. So, ano nag-ipong response si Eva? That's a great idea. Amen? Gusto ko nga na makapantay ang Diyos. Gusto ko na maging katulad siya. Amen? Glory to God. Amen? So, ano po ang ginawa po ni Eva? So, she take the suggestion, amen, kumagat po siya doon sa sinasabi ni Satan, that's the story. Ano po ang nangyari kay Eva? Wala pong nangyaring kamatayan, right? Amen, so hindi nga siya namatay. So sabi niya, so everything was a lie, hindi pala totoo na ako'y mamamatay. E nandun din si Adan, alam niyo ang ganda kay Adan naman, nakikita na niya yung asawa, hindi pa sinaway. Hello? Dahil sabi ng Biblia, nandun din naman si Adan eh, pero si Adan nananahimik lang, nag-o-observe. Kaya guilty rin si Adan kasi ginamit po niya si Eva na ano, parang ang tawag doon eh, parang poison tester. Gusto ko rin niyang kainin, pero baka may lason eh. Pagka siyang kumain at di siya namatay, saka ako kakain. Amen? You know, that's what Adam is playing his part right there. Amen? Nandun siya eh. Hindi niya na-rebuke. So it means to me, ito po paniwala ko, na bentang-benta na rin kay Adan yung idea that I would be like God. So lumitaw, may pangarap din si Adan to be like God. Hello? Kasi hindi niya sinasawa yung kanyang asawa doon sa kanyang ginagawa at pinakikinggan. He was there, no, during the time that it is happening, but he remained to be silent and quiet. Hello? Pero nung wala po nangyari kay Eva, ano po nangyari kay Adan? Nung siya inalok ni Eva, na tingnan mo, wala nangyari sa akin, di naman ako namatay. So siguro, sabi ni Adan, wow, totoo nga ang chismis. Amen? So nakialam na rin po si Adan at wala nga rin din po nangyari. So what happened there? Let me now bring you to this point. Ano nangyari sa Garden of Eden sa buhay ni Adam? Ang inuna po ni Adan ay ang kanyang sarili over the will of God. What was the will of God? Never break what I said to you. Hello? Pero ano po ang pinili ni Adan at saka ni Eva? They choose to do their own will over the will of God. Mas pinili po ni Eva at ni Adan na gawin yung kalooban nila, yung gusto nila, kaysa doon sa tinatawag na gusto ng Diyos. And most of us, karamihan po sa atin, ay nasasalang sa mga ganyan ding sitwasyon na hindi natin nanonotice, but we were on that same situation. Halimbawa, yung
pagbabasa ng Biblia. Do you know that it is God's will for you to read your Bible? Salamat sa isang taong nag-amen. Ibig sabihin, the rest of the church doesn't know that reading the Word of God is God's will. Amen? Pero just in case na hindi nyo po alam, nais ko pong ipaalam sa inyo na kalooban po ng Diyos ang pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. In fact, sabi ng Biblia, man does not live by bread alone, but by every words that comes out from the mouth of God. Amen? So kalooban ba ng Diyos na tayo po ay nagbibigay ng panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Yes. In the Old Testament, ito po yung version na sinabi ng salita ng Diyos sa panahon ni Joshua. Ang sabi sa Book of Joshua chapter 1, ano po ang sabi ng Diyos kay Joshua? Ang sabi niya, Joshua, this book of the law shall not depart from your mouth, but shall meditate therein day and night, because if you do that, this will lead you to success and prosperity. So ano po ang bilin ng Diyos kay Joshua para po siya ay maging matagumpay sa kanyang buhay? Stick to the law. Stick to the Word of God. The laws in the Word of God, in the Book of Joshua, simply means His words. Manatili ka sa aking salita. Amen? Naniniwala ba kayo ang isang interpretation sa sinabi ni Jesus that if you abide in me and my words abide in you? So, makikita po natin yung connection that abiding in Jesus is equivalent to abiding to His words. You cannot abide with Jesus without abiding and attaching yourself to His word. Amen? Hindi mo po magagawa at magagampanan yung salitang abide in me. How do you abide with Jesus? There is no other way but through His word. Do you want to be connected to Jesus? Then be connected to His word. Hello? Gusto mo ba na maging close kay Jesus? Then be close to the word of God. Dahil pag nagiging malapit sa salita ng Diyos, you are drawing yourself closer to Jesus. At ang sabi pa ni Jesus, draw nigh to me and I will draw nigh to you. So you might be asking, how can I draw now? How can I do that? Jesus is not here physically. 2,000 years ago, He went back to His Father. That's true. Paano mo magagawa? Yung sinabi ni Jesus, draw nigh to me and I will draw nigh to you. You draw to His Word. Kaya pag lumalapit ka sa salita ng Diyos, ano ang nagiging impact at nagiging benefit sa inyo? He's drawing back to you. Amen? So yun po yung impact pag tayo po ay malapit sa salita ng Diyos. Kaya nga po, my first point here is this. Did you all know, alam nyo po ba, na kalooban po ng Diyos sa magbasa ng salita niya? Amen? That's the will of God. Pero ano po ang nagiging challenge sa pagbabasa ng Biblia? Ano po ang nagiging mga balakid kung bakit hindi po natin ito magawa? Sometimes we are too busy. Hello? Masyado tayong busy, masyado tayong abala, masyado tayong maraming pinagkakaabalahan na iba, and anong tendency, hindi po natin nabibigyan ng mataas na panahon alin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya magkaroon po tayo ng self-inventory sa ating po bang buhay, doon sa areyang iyon ng salita ng Diyos. Alin ang nauna, yung paraan ng Diyos o yung ating paraan? Amen? Kasi kung makikita po natin yung paraan doon ng Diyos, unahin mo muna ang salita ng Diyos. Pero ano ang nauna? Pag nauna sa iyo paraan mo, hinihuli mo ang salita ng Diyos. Mayroon mga nagsasabi sa akin, di ba, pastor, di ako makapagbasa ng Biblia sa umaga, sa gabi na lamang yon. Hindi po ako technical, hindi po ako religyosong tao, but I just found out not to be effective na pag ang salita po ng Diyos ay binubuksan mo sa gabi na. It is vital that the first word that you will hear when you wake up in the morning is the voice of God. Very vital po na sa pagdilat ng iyong mata, ang una mong naririnig bago ang bunganga ng iyong asawa ay ang salita ng Diyos. That is why it is so effective na nauna kayong gumigising sa mga tao sa inyo, sa inyong tahanan. Why? Dahil pag naunahan ka nila, tapos ka, nauna na ang tinig nila. Tingnan mo ngayong katabi, ikaw ba kausap niya ngayong umagang ito? Hello? Amen? So we know
God's will po ang salita ng Diyos. Pero doon sa area ngayon ng kalooban ng Diyos, alin ang madalas na nauna? Yung pagsunod sa salita ng Diyos, kalooban ng Diyos, o yung ating sarili? Kaya nga, sabi ko po sa inyo, ito rin yung equivalent na nangyari kay Eva at kay Adan. They choose their self-will over God's will. Because God's will is never eat the fruit in the midst of the garden. Pero ano, sinunod ni Eva at ni Adan, we want to be like God. Hello? So, ang nanaig po doon sa hardin ay yung pagsunod sa sariling kalooban. Pero hindi po nasunod ang kalooban ng Diyos. At ano po ngayon na naging epekto nung sinunod ng unang tao ang kanilang sarili? Nadala po ang lahat ng lahi ng tao ngayon sa tinatawag na kasalanan. Because the greatest sin that brought us to this problem is the sin of disobedience. Hello? Yung kasalanan po ng pagsuway. So, kaya ang problema ng tao na kanyang pinagkasadlak sa lusak ay ano nagdala sa kanya doon? Disobedience. So, if disobedience brought man to that place, what should be the solution? Obedience. Kaya, sa Garden of Gethsemane, pass forward now. Amen? Lilipad po tayo ngayon from Genesis now to the book of Matthew. Amen? So I don't know if this is still coincidence. Because the first book is Genesis and the first book told us that the problem started in the garden. Now in the New Testament, the first book is Matthew. And it is now telling us that the solution is also what happened in the garden. Hello? Nakita niyo po yung relevance? Now, pagdating naman sa Matthew, pagdating po sa book of Matthew, ito po yung mga final moment ni Jesus sa ibabaw ng daigdig na ito in the flesh. At kung mapapansin po natin yung senaryo na binasa na rin natin kanina, dinala niya exclusive doon sa lugar na yon ang kanyang mga alagad. Did you all know that this is the very first time that Jesus brought the disciples in His private moment with God? Dahil, pag sinundan niyo po ang buhay ni Jesus, kadalasan iniiwan niya yung mga alagad pag siya po ay may moment with His Father, right? There is one instance na sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sumakay na kayo ng bangka, susunod na lang ako. What was the reason kung ba't pinauna na ni Jesus sa kanyang mga alagad? Because He wants to be alone in the mountain to pray, right? So, marami pong mga pagkakataon sa Biblia na pinaalis muna ni Jesus because He wants to be alone with His Father. Kaya ito po ay pambihirang pagkakataon because Jesus invited His disciples in this private moment with His Father. Naalala ko tuloy ang isang istorya na napulot ko many years ago nung kami po ng aking pamilya ay nasa isang lugar sa Amerika na kung tawagin ay Washington. Amen? Washington, D.C. So meron po doon kasing kung tawagin ay Smithsonian something na nandun ang history, kasaysayan ng bansang Amerika. Ngayon, doon sa lugar na yon ay may mga istorya at nabanggit sa akin ng aking pinsan ang kaunting trivia tungkol po sa kanilang isa sa kanilang mga forefathers na ang pangalan ay George Washington. Makulay po kasi ang kasaysayan ng bansang Amerika because America is a nation founded and builded on war. Natayo po ang bansang ito na ang puhunan ay gera. Amen? Yan po ang kasaysayan ng Amerika dahil gera bago po ito maging isang matinong bansa. So, sa kanilang mga pasimula, bago po mabuo ang kanilang bayan, may mga forefathers. Isa nga po dyan ay si George Washington. So sa pangunguna po nitong general na ito sa mga digmaan ng Amerika, may napuna ang ilan sa kanyang mga tauhan bago magsimula ang labanan. Sapagkat sa tuwing mag-i-start ang gera, ang digmaan, ang salpukan ng kanilang mga kalaban,
Nawawala si George Washington. Amen. Nawawala. Nawawala sa eksena. Hindi makita ng kanyang mga tauhan. Kaya ito raw ay naging malaking katanungan dahil naobserbahan nila na consistent bago magkaroon ng digmaan, nawawala ang kanilang general bago magsimula. Amen? Kaya isang araw, hindi na po nakatiis ang ilan sa kanyang mga tauhan na hindi sila nagpahinga sa bisperas ng labanan dahil gusto nilang bantayan kung saan pumupunta yung general. Hello? At palihim na sinundan nila ang kanilang general, pumasok ang general sa isang lugar na kung tawagin ay forest, yung tinatawag na lugar sa kanilang mga forest po, yung mga, ano ba Tagalog sa forest, mga kagubatan. At ito po yung masukal na lugar, yun ang pinipili ni George Washington, sinundan. At medyo may kalayuan, talaga medyo lumalayo daw si George Washington, at nakatago sila, sinusundan nila yung general. At naking gulat nila dahil pagka malayo na at nakasigurado na si George Washington that he is alone, they found the general kneeling and praying and asking God for help. Kaya doon nabuo po yung slogan sa Amerika, "In God we trust." Because they know that they could only win everything with God. Bakit ngayon delikado ang Amerika? Because they are going away from that principle. Amen? Ayaw na nila doon sa prinsipyo na ang Diyos ang dahilan kung bakit sila ay matagumpay. Amen? So yun ang naging buhay ni George Washington. He is a prayerful man. He always asked God to be on his side. Amen? Kaya doon natuklasan ng kanyang mga sundalo na ang susi ay panalangin. Kaya ikaw ba may problema na kinakaharap ngayon? Panalangin po ang susi sa iyong mga kinakaharap. Amen? Panalangin pa rin po ang it may be old passion, but it is still effective today because God is never obsolete. If He answered prayer yesterday, He will still answer your prayers today. Hindi po nalalaos ang panalangin dahil itong Diyos na ating pinaglilingkuran, kung siya tumugon sa mga panalangin nung araw, tumutugon pa rin po ang Diyos sa panalangin sa ating pong panahon. And that is the flash news that I would like to give to you, that God still answer prayers. Amen? Na tumutugon pa rin ang Diyos sa lahat ng mga panalangin na inilalapit sa Kanya ng Kanyang mga anak. So, balikan natin si Jesus. Kasi ito nga po'y pambihirang pagkakataon na isinama niya ang Kanyang mga alagad sa eksenang ito at sa senaryong ito. Pero, nung sila ay naroon na, pinakita ng Panginoon sa kanila, gusto niya ng Panginoon na ipakita, because one of the great thing about Jesus, one of His leadership skills is He lead by example. Ang isang napakaganda po kay Jesus sa kanyang leadership style, hindi po siya yung bossy type of leader na utos lang ng utos. Hello? Ang maganda po kay Jesus ay hindi po siya pala utos, kundi ipinakikita niya muna yung kanyang gawa. And then He let the people who wants to be His follower to do what He's doing. Ganun po si Jesus. Pinakikita niya kung paano at hindi siya gumagawa ng isang bagay na hindi nila nakita na ginawa ni Jesus. Hello? Napakahirap kasi na ang isang tao ay ikukuman ka o ihikayating ka, tuturuan ka na magbasa ng Biblia. Pero siya mismo hindi nagbabasa ng Biblia. Di ba napakahirap nun? Napakahirap na yung isang magulang ay sinasabi sa kanyang anak na dapat nagsisimba ka, ikaw na magulang, hindi ka nagsisimba. Tama po ba? So if you want your children to follow you, then lead them by example. Amen? Kasi mas mainam po yun kaysa ikaw po'y magdadada, maniwala kay sa akin. Mayroong iba kasi na ang gusto nila ay magdadada ka, magsabi ka, magsabihan mo sila. But I'd like to follow the style of Jesus' leadership. I'd rather be quiet. Kasi napakahirap po na mag-utos sa isang tao na sa iyong mismong buhay, hindi nila nakikita na iyong ginagawa. Naniniwala po ba kayo ron? Amen? Kaya napakahirap po kayong kumbinsihin na magbasa kayo ng Biblia. Ako pala hindi nagbabasa ng Biblia sa umaga.
Bakit po ako'y may confidence sa kayo hikayatin that in the morning, be sure that you hear God's voice first? Dahil isa po yun talaga sa aking unang ginagawa. Hello? Nakukuha po ba natin? Minsan kinakailangan ko kung ang alarm clock ng asawa ko'y alas 5, alas 4 gumigising ako kuminsan. Dahil pagka nauna siyang gumising, boses niya ang una kong maririnig. Amen? Kaya kuminsan na maganda. Ang maganda po, nauna ka sa kanya, okay lang na nakatulog ka na ulit. At least nauna na si Lord. Hello? Dahil alam ko na pagka nauna siyang nagising sa akin, tapos na ang boxing, finish. Hello? Amen? Kaya may paraan para po mauna ang Diyos. Kaya nga lang, ikaw po ang magpapasya. Nakukuha po ba natin mga kapatid? Kaya nga ating pansinin na nung nandun po si Jesus sa Garden of Gethsemane, sinama niya yung mga alagad. Pero hindi niya ipinus na ganito ha, gayahin niyo ako. Tama? But he started demonstrating to them what he is doing in that secret place. Nanalangin po siya. Kaya lang nagulat si Lord eh. Alam niyo kung bakit? Siguro habang siya ay tumatangis, may kasabay din siya tumatangis, iba lang ang tunog, hilik. Habang siya ay tumataas ang tono siguro sa pakikipag-usap sa Diyos, tumataas din naman ang tono nung kanyang mga alagad. Sabayang bigkas pa. Remember, 11 po ito. Wala na si Judas dun eh. Amen? 11 itong kasama ni Jesus na tulog lahat. Kaya po, hindi na nakapagtimpi ang Panginoon, nirebuke niya yung kanyang mga alagad. Ama po ba yun? At sa kanya pong pag-rebuke, sinabi niya po yung solusyon at susi. Kung bakit mahalaga po ang prayer. And what is the importance, Jesus said, so that it will prevent temptation overcoming you. Hello? Why? Because Jesus is anticipating that temptation might overcome you. Pero paano hindi magtatagumpay ang hindi niya sinabing, prayer is a way that temptation will not come. Hindi po niya sinabi yun, ha? Hindi niya sinabing, pag ikaw ay prayerful, hindi darating ang tukso. Pero ang sinasabi ni Jesus, pag ikaw po ay mapanalanginin, yung tukso'y darating, pero hindi makapagtagumpay sa iyo. Hello? Kaya hindi po sinasabi ni Jesus, akala ko, Pastor, pag ako'y nag-pray, wala nang problema. Hindi niya sinabi yun. Nagkamali ka ng version. Nagkamali ka ng intindi. Ibang Biblia ata nabasa mo. Hindi po ganun ang sinasabi ng Panginoon. Hindi, wala siyang ipinangako na pag ikaw ay naging mapanalanginin, wala kang problema. Darating sa iyo ang problema, pero hindi ka nito madadaig. Amen. Nakukuha po ba natin yon? Kaya mahalaga po ang mapanalanginin. Bakit? Dahil pag hindi ka mapanalanginin, pagdating ng problema, which issue na totoong darating, intayin mo lang, babagsak ka. Hello? Nakukuha po ba natin? Pero para hindi ka bumagsak at madaig ng problema, ano po ang solusyon? Panalangin. Now, going back. The problem is started in the garden. Then the solution must come from the garden. Hello? Ang problema ay nagsimula sa hardin. Ano yung problema ang pinag-ugatan ng problema? Disobedience. So ano ang solusyon para po ma-counter yung disobedience? Then obedience is the solution. Now, paano po ipinakita ang solusyon dito at ginawa ni Jesus ang solusyon? You listen to the prayer of Jesus. Now, let's go back to Matthew 26. Now, in Matthew 26, tingnan po natin ang bahagi ng laman ng panalangin dito ni Jesus when he started praying. Ang sabi po sa verse 39, Matthew 26, ang sabi ng verse 39, and he went a little further and fell on his face. So pinakikita po rito yung posture kung paano ang lifestyle of praying ni Jesus, that when he pray, he is bowing down. Amen? So ang sabi po rito sa verse 39, and then when his face was on the ground, amen, when he's bowed down, ano po ang sabi ng kanyang prayer? He started with these words, saying, O my Father, amen, if it be
possible, let this cup pass from me. So watch this. Ano po ang nagpahama kay Eva at kay Adan? They value self-will over God's will. Hello? God's will, don't ever eat or don't have any business with the fruit in the middle of this garden. Amen? Yun po yung God's will. Pero ano po ang kanilang sinunod? Yung kanilang kalooban. They want to be like God. Pero this time, sa Garden of Gethsemane, ito po yung moment na alam na ni Jesus that this is the time. Amen? This is the time, and this is the mission, and this is the reason. Alam niya na yun na yung oras. Alam niya na ito yung dahilan kung bakit siya ay nasa ibabaw ng lupa. Alam na niya, amen, na ito na yun. Now, sa Garden of Eden, or Gethsemane, Jesus had a chance. May pagkakataon si Jesus na piliin niya yung kanyang kalooban over God's will. Bakit po? Because Jesus already knew every information kung ano po ang kanyang daranasin. He will be beaten. He will be afflicted. He will be hit. Amen? He will be maligned. Lahat po ng mga kabastusan at pagpaparusa tatanggapin niya. He knows everything that he will be going through. Alam po lahat yun ni Jesus. And he also know the ending that he will be hung on the cross. Tatanungin ko kayo, pagka sinabi sa inyo, bukas ilalagay ka na sa silya elektrika, would you be at peace today? Hello? Tatanungin ko kayo, kung alam mo, bukas papatayin ka. Ikaw ba ay magiging payapa ngayong oras at sandaling ito? Palagay ko po, kahit naamoy mo ngayon ang sinaing, wala kang ganang kumain. There you go. Amen. Amen. Naamoy ko na, there's a sound of abundance of rain. Ngayon pong tanghaling ito, may sinaing eh. Ano po? Yan po ang unique dito sa church na ito. Wala kayong simbahang mapupuntahan that you will smell the abundance of rice. Amen. Glory to God. Palakpakan mo muna natin sandali ang Panginoon. Naamoy ko eh. Hindi ko mapalampas. Amen. Kaya kailangan sigurong bilisan ko na dahil sinasabi ng sinaing, tapos na ako, kapatid. Hello? Nakukuha po ba natin? So, pansinin po natin yung nangyayari kay Jesus. Alam po niya eh. Alam po niya ang kanyang daranasin sa kamay ng tao. Alam niya yung kanyang ending. Kaya makikita po yun sa laman ng kanyang panalangin. Ang sabi niya, Father, if it is possible. Alam niyo ba kung nauunawaan mo yung salitang sinasabi rito ni Jesus? Bad news yun eh. Kasi, naroon si Jesus sa pagkakataon that he had to decide. Amen? Lumalabas po dito sa bahaging ito, doon sa salitang sinabi ni Jesus, if it is possible, gusto pang tumanggi ni Jesus. Now, what if? Mag-imagine lang po tayo. What if? Umayaw si Jesus. Amen? Kasi nagre-request na siya, di ba? Sabi niya sa kanyang ama, if it is possible. Paparaphrase natin para mas madali natin maintindihan. Ganito yung sinasabi ni Jesus, Ama, huwag na sana nating ituloy itong usapang ito. Hello? Amen? Amen? Para sinasabi niya, Ama, masakit yun eh, mapabubugbog ako eh. Baka pwedeng wag na, kalimutan na natin itong planong ito. Alam niyo ba ang magiging implication kung hindi tumuloy si Jesus? Lahat po tayo pa impyerno. Lahat po tayo pa impyerno. Pero dahil pinili ni Jesus, alam mo, kung naririnig mo yan, yung bahaging Father, if it is possible, medyo malalambot ka. Kumbaga kung pinanunood mo yun, para bang ayaw pa ata yung bida. Hello? Amen? Tapos medyo binitin pa, ano, Father, if it is possible, let this suffering be taken away from me. Eh, nag-pause pa na napakatagal, tapos tayo. Di ba, alam niyo yung mga palabas na, say yes na. Tapos nakabitin pa, ayaw pa. Tapos ang masakit pa, bigla nag-commercial pa. Tapos ang haba pa ng commercial, ano po? Di inip na inip ka. Ang masakit, bigla nag-brown out.
Hello? Amen? So parang ganun yung nangyayari. Pero pagbabalik nung palabas, biglang sinabing, and yet, I want your will to be done for me. Hello? Amen? So ano po ang pinili ni Jesus? Hindi po yung kanyang kalooban. Kundi ang pinili ni Jesus ay mangyari ang kalooban ng Diyos. Amen. Kaya sinasabi ko po sa inyo na nagyari po ang tagumpay sa hardin ng Eden. Amen. Bakit po epekto na lang kasi yung krus eh? Kasi kung tumakbo si Jesus sa garden, wala nang kwenta yung krus. Hindi na tayo darating doon sa istoryang yon. Kaya ang susi po itong talatang ito dahil kung hindi nag-say yes si Jesus, walang kasalang mangyayari. Parang ganun. Kahit nagpa-reserve ka na ng reservation kung saan restaurant, kahit nagpahanda ka na ng tragedy boda, tapos yung palang iyo sasabihan, will you marry me? Sasabihin sa'yo, no. Eh, para ano pa yan? Hello? Kahit kumuha ka na ng maraming mga... Kaya, hindi po wise, nakukuha ko ikaw, may balak na kasalin, naghanda ka na ng mga venue, naghanda ka na ng mga... ng kung ano-ano, tapos hindi pa pala tinatanong yung mapapangasawa mo, gusto kitang mapangasawa, huwag muna, kasi yari ka doon. Hello? Nakukuha po ba natin? Kaya nga po, yung krus, bago po dumating yon, dito muna tayo sa Garden of Eden. Amen? Yung crucifixion, dito po muna nangyari ang lahat. Kaya dito tinapos ni Jesus ang problema. Because the problem that brought man to sin is disobedience. And the solution for man's problem is obedience. Kaya sabi ng Biblia, through one man's offense, ano po ang nangyari? Dinala po ang sangkatauhan sa kasalanan. But through one man's obedience, he brought all those who believe into righteousness. Amen. Kaya sa pamamagitan ng pagsunod ng isang tao, dinala po ang marami sa katuwiran. At ikaw at ako na sumampalataya kay Kristo ay kabilang doon sa dinala sa katuwiran. Hello? Kaya po, napakaganda na nangyari sa hardin. Amen? Pinakita po rito. Yung istorya ng tinatawag na choosing God's ways over our ways. At maihabol ko lamang, and I am going to my final note for the message today. Pinalala rin sa akin ng Panginoon ang nangyari sa buhay ng isang lalaking si Moses. Alam nyo kasi, sa totoo lamang po, pag ikaw po ay susunod sa kalooban ng Diyos, hindi naman talaga madali eh. Amen? It is really not easy to follow God's will. Kaya kung titingnan natin ang buhay po ni Moses, noong siya po'y kinomisyon ng Diyos para po maging deliverer ng bayan ng Israel, nasa negative side na si Moses ng kalagayan ng kanyang buhay. Kasi kung maalala po natin, inattempt po ni Moses sa kanyang buhay na ipulpil yung kalooban ng Diyos to be a deliverer, but it is not yet the right time for him. Yun po ang dahilan kung bakit nung si Moses ay nasa palace sa Egypt, nung makita niya na binubugbog ng Egyptian ng isang Hebrew, pinatay ni Moses yung Egyptian because he was thinking na makakarating ang mensahe sa mga Hebreo that Moses is starting to deliver them. Hello? Pero it goes the other way around. Dahil ang nangyari po, isinumbong siya nung Hebrew na pumatay ng Egyptian. Amen. Kaya ang nangyari kay Moses, na wanted. Kaya ano po ang naging action ni Moses, naglayas na siya sa Egypt. Hanggang sa nauwi po siya saan? Sa wilderness. And in the wilderness, he lost everything that he has in Egypt. He lost the power, he lost everything, the influence, everything was lost. Nung nasaan po siya? Nasa wilderness. So marahil si Moses, kinalimutan na niya yung plano ng Diyos to be a deliverer. Nakalimutan na niya. Dahil he was so frustrated. Akala niya, alam niya, he know that he was the deliverer. Pero for that day, sabi niya, hindi ata ako tinawag ng Diyos. Pero nung dumating siya sa wilderness, biglang here comes the call. Dumating ulit yung tawag. Eh wala na si Moses sa kanyang ganung kaisipan. Ang dami niya ngayong dahilan na. Ano? Ang dami na niyang alibay. Sinulat ko po rito ang ilang mga alibay na sinabi ni Moses when God is asking him now to do God's will sa kanya pong buhay. Ito po yung makikita ninyo. Bigay ko na lamang po yung
yung text, yung scripture kasi I'm running out of time. Sa Exodus 4, verse 1, and Exodus chapter 6, verse 12, pagbasahin nyo lang po yung chapters na yun, Exodus 4 and Exodus 6. Makikita nyo po dyan yung conversation ni Moses at ng Diyos nung siya po ay tinatawag na ng Diyos para gawin yung kalooban ng Diyos para kay Moses. Ang unang alibay ni Moses ay sa Exodus 3, ang sabi niya, you have the wrong person. Parang nung, ito na yung nangyayari ha, sa burning bush nung tinatawag siya ng Diyos. Kasi di ba yung moment nila ng Diyos, yung encounter nila, ginamit ng Diyos yung burning bush to call his attention. Lumapit si Moses, nagpapastol siya na sa gitna siya ng wilderness. Nakita niya yung bush na on fire pero hindi natutupok. So, he caught that thing caught his attention. Lumapit siya and all of a sudden he heard a voice coming from that bush. And Moses was being called now by God. Anong sagot ni Moses sa Diyos? Una, you have the wrong person. Ibig sabihin, hindi ako yung taong kailangan mo. Amen. You're looking at a wrong person. Kasi he lost everything. Amen. Wala na ang lahat kay Moses. So that's the number one excuse. Second, kinukumbinsin na siya ng Diyos na hindi, kayo ba'y naniniwala na hindi nagkakamali ang Diyos? Amen. Hindi nagkakamali ang Diyos na pinili ka ng Diyos. Amen. Hindi siya nagkamali nang ipakilala ni God the Father sa iyo ang kanyang anak na si Jesus. Hindi siya nagkamali sa iyo. Believe me. Have you ever imagined na ang dami po ng tao sa ibabaw ng planetang daigdig and why did God reveal His Son to you? Amen. So dami po ng tao, pero bakit sa iyo ni-reveal ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus? Nagkamali ba siya sa iyo? No. Hindi po siya nagkamali sa iyo. Kaya lamang tayo ay may tendency na mag-isip na parang hindi ata ako yung right na tao. Hello? Ngayon, ang sabi po doon sa pangalawang alibay ni Moses, una, sabi niya, you got the wrong person, pero medyo kinukumbisi siya ng Lord sa Genesis 3, sa Exodus 3. Ito ngayon ang sumunod na alibay ni Moses. Ang sabi niya sa verse 13, ang sabi niya, I'm not ready. So, ibig sabihin, may idea siya. Talaga namang tinatawag ka eh. Hindi lang daw siya handa. Amen. So, kasunod na kanyang alibay, sa Exodus 4, makikita natin na ang kanya namang alibay, I might fail. Paano kung ako ay mabigo? Ayun, paano kung hindi na nila ako tanggapin? Tama po ba? So, meaning to say, isa po ito sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mararamdaman mo na parang ang hirap-hirap gawin. Pero pag naroon ka sa point na parang napakahirap at wala kang kakayanan, this is a piece of advice. If God is leading you into something and it feels very hard for you to do, believe me, you're on the right way. Pero if you sense something na parang may pinagagawa sa akin si Lord, ano ngayon ang gagawin mo? Kayang-kaya ko ito eh. Tumalikod ka kapatid, hindi Diyos yan. Because if God is leading you to His way, you will lose confidence in yourself so that you have to gain confidence in the one who is calling you. Hello? Pag tinatawag ka ng Diyos sa kanyang kalooban, kailangan mong mawala ang tiwala sa iyong sarili talaga upang sa Diyos ka tumingin at magtiwala. Hello? Kaya pag tinawag ka ng Diyos, alam mong hindi mo talaga kaya. Hello? Kaya many times in my life, pagka na-sense ko na tinatawag ako ng Diyos sa ganitong bagay, nakikita ko ang aking sarili, my God, I can't do that. Hello? Hindi ko kaya. Wala akong pera, wala akong ganito, wala akong lakas. Pero pag naunawaan ko ang salita ng Diyos, this is how God works. Amen? When you come to the end of yourself, then God will show Himself to you. Pag dumating ka na sa punto na walang-wala ka na magagawa sa iyong sarili, doon mo bigla makikita na napakalaki pala ng Diyos. Amen? Kaya nga, sa kalagayan ni Moses, ang sabi niya, I might fail na baka ako'y mabigo. Then, kasunod na alibay, pang-apat na alibay niya sa Exodus chapter 6, ang sabi niya,
I do not have the skills. Wala akong kakayanan. Hindi, ginamit niyang dahilan yung pagiging niyang bulol at hindi siya great speaker. Amen? Para kumbinsihin niya ang Diyos na nagkakamali ka. Hindi ako mahusay na manalita. Bulol ako. Hindi mo ba nakikita? Hello? So I don't have the skills. Amen? At sumunod na alibay ni Moses, yung ikalimang alibay ni Moses, ang sabi niya, magpadala ka na lang ng iba. Kumbaga, nagpapas si Moses. Pero mga kapatid at mga minamahal, ano po ang naging sagot ng Diyos kay Moses dahil sa mga pag-ayaw ni Moses? Ipinakita ng Diyos na sa Exodus chapter 6, nung tumugon ng Diyos kay Moses, basahin niyo po yung verse 1 hanggang sa verse 8, pinakita po ng Diyos na siya ay Diyos na tumutupad sa kanyang pangako. He is a faithful God who keeps His word. Number 2, He knows and feel your pain. In Exodus chapter 6 verse 5, pinakita rin po ng Diyos kay Moses that He give him assurance and guarantee na i-deliver niya at bibigyan niya ng kalayaan ang bayan ng Israel. And number 4, inassure siya ng Diyos na meron tayong intimate relationship, Moses. May relasyon tayo. At then yung pang number 5, natugon ng Diyos sa verse 8, ang sabi niya, ililid kita, Moses, patungo sa inheritance and I will take you home. Alam niyo, dito po sa buhay na ito, alam ko po na mahirap sundin ang kalooban ng Diyos. But the bottom line is this, trust God at all the time. Magtiwala po tayo sa Diyos. Kasi tapat po ang Diyos na nangako at nagbigay ng pangako. Hindi niya tayo iiwan at hindi po niya tayo pababayaan. Amen? Kaya nga makikita po natin mga kapatid, ang napakagandang eksena ngayong umagang ito, that the problem started in the garden and the solution was found also in the garden. At ano po ang solusyon? Obedience. Amen? Kaya pinakita rin po ni Jesus, ang sabi niya, mahirap sumunod, pero paano po ang solusyon? Ito ang last point na aking iiwan sa inyo ngayong umaga. And I was so happy when the Lord, nung inihabol po sa akin ng Panginoon ito, alam niyo ang solusyon para po, hindi ko sasabihin maging madali ang inyong pagsunod, pero magiging magaan. May pagkakaiba ba yun, Pastor? Amen. Meron. Mahirap, pero magaan-gaan ang pagbuhat. Paano po ang solusyon? Sinabi ni Jesus, you pray. Amen. Manalangin ka. Be close to your Father through prayer. Kasi yun po ang paraan para magawa mo po ang pagsunod sa Diyos. Because when you talk to God more often, you develop your confidence and trust in the one that you serve. Amen? Alam niyo po, sa puro totoo lang, nadidevelop po ang tiwala sa isa't isa through fellowship. Naniniwala po ba kayo ron? Naniniwala ba kayo doon? Pero pag there is a missing fellowship or time, doon po na hindi nabubuo ang tiwala. Kasi I don't know you. How can I trust you if I don't know you? Pero if you spend time with somebody, doon po nabubuo ang tiwala. Hello? Kaya nga po, dito ano, ito, maisingit ko na lang. Di ba? Siguro naman eh, kung kayo ay sumusunod sa akin sa Facebook eh, nakikita nyo yung aming mga pagliliwaliw. Ano, isa po sa dahilan kung bakit inakap ko yung pagmumotor. I'm trying to bond with people who have the same passion. Kasi yung moment and time na kasama mo yung mga tao sa kalsada at sa mga lugar, you begin to know them and they begin to know you more. Hello? Nakikilala ka nila, nakikilala mo rin sila. Hello? Nakukuha niyo po yun. Kaya sa haba ng panahon na magkakasama kami sa kalsada, naandyan na habang kami nagmumotor, may isang naliligaw, si John John yun. Andiyan ba si John John? Nahamang tumatakbo kayo na magkakasama, biglang, Pastor, may humahabol na kakay. Pastor, Pastor, sandali, bakit? May nawawala. Hello, sabi naman niya, kala ko, Pastor, kasi ikaw, kayo yung sinusundan ko, iba pala. Amen? So parang ano rin yan eh, parang pastol din yan. Akala mo, tamang daan, dating daan pala yung nasundan. Amen? So, ganun po. Pero bakit hindi nawawala si Kakay at si Keanu sa likod ko?
Maraming beses ko na sila nakasama eh. First time ko nakasama si Jojo. Akala niya ako pa rin yung sinusundan. Hello, iba na palang tao sinusundan niya. Pero dahil nga sa haba na ng panahon, nakasama mo sila Kakay, kahit, alam mo, nakakatuwa si Kakay, ano po, na-share ko lang. Dumaan kami sa napakatinding traffic na sa Los Baños. Madami kami, nagkawatak-watak na eh. Sabi ko sa miss ko, tayo na lang to, naiwan na nila tayo. So kumaliwa ako sa isang lugar, dahil nagre-reklamo na miss ko, sabi niya, namumulikan na siya. O sige, total, hiwa-hiwalay na, so shortcut na ako para makauwi na kami. Maya-maya, pagtingin ko, may dumarating na napakatulin, Pastor, nasa likod ko pa. At sabi ko, akala ko nawala na kayo. Hindi, Pastor, kahit malayo, sinusundan kita ng tingin. Hello, nakukuha niyo po yun. Kahit napakaraming tao, you get to be familiarized with the people that you spend your time together with. So kung yun po'y totoo sa tao, it's the same thing with God. If you get yourself familiar with God, amen, madali pong sundin ng Diyos. Because you can develop trust in God. Amen? Pero pag wala kang panahon sa Diyos, mahirap po talagang magtiwala sa Diyos. Because it's hard to trust something or somebody that you don't know well. Amen? Pero pag nag-spend ka ng panahon sa Diyos, madali pong magtiwala. Bakit po? Because trust is developed when you spend time with God. Let's all stand up. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. And let us thank the Lord today. Pasalamatan po natin ang Diyos sa napakagandang mensahe na kanyang pinahintulutan muli na makarating sa iyo, sa akin, sa ating lahat, maging mga nasa online. I believe, I am blessed. I don't know, but I am blessed with the message that the Lord has showed us. Amen. Lalo na yung revelation that the problem starts in the garden and the solution comes also in the garden. Dakila at makapangyarihang Diyos, Lord, nag-uumapaw ang aming pasasalamat at pagpupuri sa iyo dahil ipinakita mo po ngayong oras na ito na mas pinahalagahan mo at pinili na sundin ang kalooban ng Ama kaysa ang kalooban ng sarili. Nakita po namin na ito pala ang dahilan at susi kung bakit kami ngayon ay tagumpay at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Because you have displayed the greatest obedience, you choose to obey the will of your Father than to obey your personal will. Kaya ngayong umagang ito, madalangin po kami tumihiling. Tulungan mo rin po kami sa journey ng buhay na ito. Na ang aming buhay ay maipattern namin sa iyo, na masunod namin, Panginoon, ang kalooban mo over our will, Panginoon. Nadalangin ko na mga naririto mga kapatid ko, kaming lahat, maging mga internet church and viewers po namin, Panginoon. Hinihiling ko po na tulungan mo kaming lagi na magkaroon kami ng discerning heart. Open our hearts, open our spirit to be always sensitive, Panginoon, to your will and to your presence. Salamat po, Ama. In Jesus' name, and everybody say, amen and amen. Can we sing one song, then we will do our tithes and offering after this one song? Amen. Can we sing one song? Awitan po muna natin sandali ang Panginoon, then we'll do our tithes and offering after the song. Before me, behind.
tayo maghandog sa Lord, I would like to read to you one passage sa Matthew chapter 6. Sa Matthew chapter 6, babasahin ko lang po ito sa Amplified Translation. Pakinggan lang po natin sandali ang bahaging ito na sinabi po ni Jesus during that time. Ang sabi niya sa verse 19 ng Matthew 6 Amplified, ang sabi niya, "Do not store up for yourselves material treasures on earth." Bakit daw po pinoprohibit ng Panginoon na magkaroon tayo ng focus at pag-iimpok ng mga bagay na material sa ibabaw ng yaman dito sa ibabaw ng daigdig? Ang sabi niya, because this is the reason where moth and rust destroy and also where thieves break in and steal. So dahil ito po yung tendency ng mga yamang material sa daigdig, pwede itong kalawangin, pwede itong nakawin. Amen? So, binanggit po ni Jesus. So, ano ang sabi niya sa verse 20? But store up yourselves treasures in heaven, whether neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. So, ano raw po ang alternative? Mag-invest daw po tayo ng yaman saan? Sa kalangitan. Amen? Dahil yung mga bagay na yon, hindi raw po ito kayang nakawin, hindi ito kayang kalawangin, at hindi ito pwedeng masira. Amen? Kaya sabi sa verse 21, "For where your treasure is, there your hearts will be also." Amen? So kaya nga po, tayo po ay nagkakaloob sa Panginoon. Ano po ang ginagawa natin? We are investing. Amen? Heavenly treasure. So tayo po ay manalangin. Taas po natin sa Lord ang lahat ng ating mga ihandog. If you are giving your tithes, you can put it in the basket that say tithes and offering. But if you're giving your offering to the radio ministry, nandun po yung isang box. So mananalangin po ako, dakila at makapangyarihang Diyos. Salamat po sa opportunity again na ibinigay mo sa amin that we can invest again in your kingdom. Bless mo po ang mga kamay na ito in Jesus' name. Amen and amen. So magkaloob po tayo. And then after this, I'll give you the final prayer and benediction. May His favor be upon you in a thousand generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you. In the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping, in rejoicing, it's for you, 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 it's for you. Papasalamat po kami dahil alam namin na grabe ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya kami ay uuwi, maghihiwa-hiwalay, na wala po ang takot sa aming puso sapagkat naniniwala kami that you are for us and you are not against us, Panginoon. Kaya kami nagpupuri at nagdiriwang, Panginoon, because you have always given us an assurance that you will never leave us and you will never forsake us. Kaya sa aming pag-alis, Panginoon, kung ito man po ang huling araw na kami ay magsasama-sama sa isang ganitong gawain sa church, Lord, we are so thankful because we will be forever with you in heaven, Panginoon. Kaya we are awaiting for the soon return of your Son, Jesus Christ, Panginoon. At habang kami ay naghihintay at maalam na nag-aabang sa pagtunog ng trompeta,
Idinadalangin ko po, o mga kapatid ko, na sila'y iyong palakasin, sila'y iyong patatagin, sila'y iyong itayo sa mga panahon na sila ay nagkakaroon ng mga pagbagsak, at bigyan mo sila ng lakas ng loob at magkaroon lagi sila ng sobra-sobrang kapayapaan kahit sila'y dumaraan sa mga mabagyong daanin, Panginoon, na kanilang tinatahak. Salamat po sa iyong assurance na kami sinasamahan mo, na igawad mo ang bendisyon ng iyong biyaya at pagpapala sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Tapos sa buong gawain, magandang tanghali po. Amen. Go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping, and rejoicing. He is for you, He is for you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping, and rejoicing. It's for you, it's for you. Thank you for being with us today. If you have been blessed by our ministry, there are different ways for you to give for the kingdom of God. For bank, account name, Dexter Durante, branch, Carmona, Cavite. Account numbers, BDO 0106-500-24079, BPI 0989-347-837. GCash Send to Bank is also available. Just click Send Money feature, which is free of charge. For money remittances, we have Palawan Express and Cebuana Padala. Just use the following details. Name, Dexter Durante. Contact numbers, 0922-820-9866. Kindly text us the code, sender, and amount that you have given. For Smart Padala, just use the number 5577-5195 2327-7102. For inquiries, just text us at 0922-820-9866 or send us a private message at Bldg Muntinlupa Facebook page. Please inform us if you are giving for Strong Foundation Radio Ministry or Bldg Muntinlupa Church. Remember that Psalms 112 verse 5 says, "Good will come to those who are generous and lend freely." May you be blessed as you give for the kingdom of God.